So welcome back ulit sa inyo mga idol. Ang gagawin natin ngayon is i-update ko kayo sa mga alaga ko. So ito yung painakay ko. Dalawa to sila na napisa. Pero yung kapatid nito is palaging nilalaglag ng kanyang mga magulang. So hindi ko alam kung bakit nilalaglag. So magilang bisis ko na rin yung ibinalik sa pugad. Kaso ganun pa rin, nilalaglag pa rin nila. So ito yung bitirano kong pangati. Ito din yung pangati na nakahuli ng siloy or siroy sa iba. Itong isa is ito yung nahuli sa hunt number 3. So dalawa yung double cuts. Yung kapatid nito is nakawala. No, mga una. Ilang? Tika. Wala man, sumpay, magiging ako na. Hello, mga. Hello, mga. Hindi man magkabag. Sumpay, magiging ako na. Hi vlog, welcome to my guys. So yun mga idol, ay nilipat ko lang yung camera para mas mapupos yung mga alaga ko. So ituturo ko sa inyo mga idol kung paano nga ba ako nagpapaamo ng mga alaga kong alimukon. So ang ginagawa ko is ito, yung pagpapakain ko sa kanila, hindi ko nilalagyan yung mga lagayan ng pagkain nila. Ang ginagawa ko is ito, yung saging at saka feeds na pinaghalo at dinurog na saging. So sinusubo ko lang sa kanila. Ganito yung itsura mga idol, oh. Ayan. Sinusubuan ko lang sila palagi. Ayan, oh, mga idol, oh. At ang lakas nilang kumain. So yun lang ang technique ko sa pagpaamo ng mga, lalo na at pag-alpas, yung mga layaw. Napakahirap nun paamuhin mga idol. Pero kapag ganito yung technique mo, so mapapaamo talaga sila sa iyo. Yan mga idol. So yan, alpas yan. Matanda na yan na nahuli ko. Ito is inakay. At yung isa doon, yung makulit. Yung palagi kong pinapalpas. Yan, layaw din yun. Mailap din yun dati. Ang ginawa ko is itinali ko siya dito sa adapuan. So nung umamo na siya, trinay ko na tanggalin yung tali sa paa niya. So yun, bumalik naman. So, at sa mga nagtataka din kung bakit ako hindi na naghahunt, so sa biskot. Ayun, so mga idol, no? So sa mga nagtataka nga pala kung bakit
hindi pa ako nag-hunt sa kadahilanan na sa ngayon kasi is ito yung panahon na tinatawag natin na breeding season. So hahayaan ko muna na makapagparami yung mga alimukon kasi kumukunti na din yung mga bilang nila eh. So pagbigyan ko na din sila na makapagparami pa. So siguro mga 3 months pa yung papalipasin ko bago ako mag-hunt ulit. At sa mga nag-hunt din ng alimukon, so inaanyayahan ko kayo na siguro kung maaari, hindi ko rin kayo pipilitin, is mag-stop muna tayo sa pag-hunt ng alimukon. So pagbigyan natin sila na makapagparami pa. Yun nga idol, no? So ito nga pala yung pangati ko na nagkasakit dati. So yan, no? So yun, kung nakapanood ka sa video ko sa pag-update ko dito sa alaga ko na pangati na nagkasakit, siguro kung mapapansin nyo, so wala nang pag-asa na mabubuhay ko pa to. So yung ginawa ko is ito lang talaga yung pinapakain ko sa kanya para mas madali siyang matunawan. So yan, may feeds din to, nilalagyan ko paminsan-minsan para naman hindi siya makalimot sa pagkain ng kurong feeds. Ayun mga idol, oh. So ganyan yung ganyan kaamo yung mga alaga ko sa pamamaraan ng pagpapakain ko sa kanila. So ito lang yun, saging at saka feeds. Mas maganda yung chick booster na yung Thunderbird kasi maliliit na yun. Ito yung ginagamit ko na pagpakain sila sa kanila is ano lang, Integra 3000. Yun, umikot na yung isa. Yun mga idol, oh. So ganyan lang ako magpapakain sa kanila mga idol. Yun lang yung mga idol. Yan mga idol. Alpas yan na nahuli ko sa ito yung ginamit ko na kasi pangati. So ito yung huli niya. So kita niyo mga idol. So papansin niyo naman siguro kung gaano kaamo yung mga alaga ko. So, kung gagayahin niyo yung tekniko sa pagpapaamo ng mga alimukon, so siguro 100% mapapaamon nyo talaga. So ganun lang mga idol. Yan, oh. Ito talaga mapapaamot mo to sa pag-aalaga mo kahit hindi mo to i-handfeed kasi inaka ito. So yung ganung technique is para yun sa mga alpas kung paano nga ba sila 100% mapapaamo. So yung makulit mga idol. Yan mga idol, oh. Yan. Ang ganda ng mukha. So hanggang dito na lang tayo mga idol. At maraming salamat sa panonood. Ingat tayo lagi. Bye-bye.